traidor at walang respeto sa kanyang bansa. Ito ang naging bansag ng mga sundalong Amerikano sa nooy isa ring African-American soldier o isang Buffalo soldier na si David Fagan. Subalit naging traidor man siya dahil sa pagtalikod sa kanyang sariling bansa, dito sa Pilipinas ay itinuring naman siyang bayani dahil sa pagtulong niya sa mga Pilipino para makamit ang hinahangad nating kalayaan. Kamusta mga kamasarat, maligayang pagbabalik na naman dito sa aking YouTube channel. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang nakakamanghang kwento ng isang African-American soldier na tumalikod sa kanyang sariling bansa noong kasagsagan ng Philippine-American War para lamang makamit ng bansang Pilipinas ang inaasam na kalayaan. Pero bago ang lahat ng yan, kung ngayon pa lang kayo napadpad sa channel na ito at mahilig kayo sa gantong usapin, ay inaanyayahan ko po kayo na pindutin ang subscribe button at pakihit nyo na din ang bell icon upang sa ganun ay isa rin kayo sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago tayong upload. Kaya't simulan na natin! Si David Fagan ay ipinanganak sa Tampa, Florida noong 1878. Siya ang pinakabata sa anim na anak ng mga dating alipin noon sa kanilang lugar. Bilang isang teenager ay masasabi kong hindi naging maganda ang pamumuhay nila noon. Dahil sa kanyang murang edad ay pinipilit niyang kahit papaano ay makapag-aral siya sa isa noong maliit na paaralan. At para makatulong na matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya ay sinisikap din niyang banati ng kanyang mga buto sa pagtatrabaho sa isang phosphate company. Subalit dahil nga sa kahirapan ay napilitan din siyang tumigil na lamang sa pag-aaral. At sa pagtungtong niya sa edad na 20 ay halos magkandakuba na siya sa pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay sa kanyang pinagtatrabahuan. Sobrang hirap ang dinanas ng pamilya noon ni David, kasabay pa ng lumaganap ang panlalait o discrimination na nangyari noon sa Amerika, na kung saan ay hindi naging pantay ang pagtingin ng Amerika sa mga itim. Dahil sa walang magawa ang mga kagaya ng itim noon ay misturang nagbulag-bulagan na lang sila sa hindi pantay na pagtingin sa kanila. Isang araw noon habang abala sa pagbabanat ng buto si David sa kumpanya na pinagtatrabahuan niya ay namataan niya ang ilan sa mga itim din na mga sundalo na nooy nakabase sa kanilang lugar sa Tampa. Hindi naglaon ay napaisip siya na ano kaya kung subukan niyang umanib sa kanila bilang isang sundalo, dahil naisip niya na malayong mas maganda pa ang buhay ng mga sundalong ito kaysa sa kagaya niyang araw-araw na nagbabanat ng buto. Kaya naman ng mga araw na yon ay wala na siyang sinayang panaoras at dali-dali siyang nagpalista sa mga ito para maging isang volunteer o sundalo ng Amerika. Sakto naman kasing noong mga araw na yon ay naghahanap din ng Amerika ng mga voluntaryong sasama bilang isang sundalo na tutungo sa Cuba para tumulong na makipagdigma. At ang tanging requirements lang para makapasok ay maipasa ang isang special training sa kanila. Dahil sa pagpupursige ni David na mabago ang kanyang buhay ay napagtagumpayan nga niya ang mga ito. June 4, 1898 ay naging isang ganap na ngang sundalo si David at binigay ang posisyon bilang isang korporal. At dahil sa isa siyang Black American ay napabilang siya sa 24th Infantry na US Army na kung tawagin ay mga Buffalo Soldiers. At ang mga kasama niya ay purong mga itim din na sundalo o yung mga African American soldier. Hindi nagtagal ay napasabak na nga sa isang madugong labanan si David noong isa siya sa mga pinadala sa Cuba para tumulong na makipaglaban. Sa kabilang banda naman, matapos mapagtagumpayan ng mga Pilipino na ipagtanggol ang Pilipinas sa mga dayuhang Espanyol, ay nagsimula namang planuhin ng Amerika na sakupin ang ating bansa. At hindi nga nagtagal ay naisikatuparan nila ang mga ito. 4 na buwan simula noong sinimulan nilang sakupin ang bansa. June 1899 ay ipinadala naman ang maraming hukbo ng Amerika kasama na ang mga Buffalo Soldier at kasama din si David Fagan. Sa pagtapak ng mga sundalong Amerikano sa bansang Pilipinas ay napakaraming pakikidigma ang ginawa ng mga ito kontra sa mga kapwa natin Pilipino at sa mga hindi rin naman magpapatalo at tunay na mga bayaning gerilya ng bansang Pilipinas noong magsimula ang panahon ng Philippine-American War. Subalit sa maraming araw, linggo at buwang pakikidigma ni David Fagan sa mga gerilyang Pilipino at sa pakikisama niya sa ibang mga puting sundalo, ay tila ba mayroong napakalaking katanungan ang sumasagi sa kanyang isipan at bumabagabag sa kanyang kalooban. Tila ba naiisip niya na bakit nila kailangan magkipaglaban sa iba't ibang mga bansa at isa na nga ang bansang Pilipinas, samantalang kung tutusin ay mali ang ginagawang pagsakop ng mga ito. Dagdag pa sa kanyang malaking katanungan ay bakit sa lahat ng pagkakataon o halos lahat ng mga gerang pinapasok nila
ay silang mga itim ang unang lumulusob. Samantalang ang mga sundalong puti naman ay halos pa-chill-chill lang sa isang tabi. Kumbaga, sa labanan ay mauunang mamamatay ang mga itim dahil lang sa pagprotekta sa mga puti. Dito ay naisip niya na maski sa digmaan pala ay mayroon pa rin napakalaking diskriminasyon sa pagitan ng kanilang kulay. At maski sa digmaan ay silang mga itim ay kanila pa rin mga alipin. Kaya dahil sa maraming katanungan ito ni David na sumasagi sa kanyang isipan, ay dito na pagtanto niya na mali ang bansang pinapanigan niya at tinutulungan niya. Kaya naman dito nakabuo siya ng isang napakahirap na desisyon. Gabi ng November 17, 1899, noong mga panahon ng kampanya upang huliin ang tumakas na si Emilio Aguinaldo, ay dito din sinimulang tahaki ni David Fagan ang isang desisyong maaaring makapagpabago sa kanyang buhay. Tumakas siya sa kanilang kampo at nagtungo sa bundok ng Arayat kung saan nandoon din ang maraming gerilyang Pilipino. Maraming mga Pilipino ang sumulubong sa kanya, dala ang mga armas at handa nila itong paslangin kung gagawa siya ng hindi maganda. Subalit magalang na nagpaliwanag ito at sinabi na gusto niyang umanib sa kanila at handa siyang tumulong sa kahit anong laban para makamit ang kalayaan na hinahangad nila. Pero masyadong naging maingat ang mga Pilipino noon sa kanya at hindi siya masyadong pinagkatiwalaan dahil iniisip nila na baka isa lamang itong malaking patibong o baka naman ginagamit lang siya para maging isang espiya para malaman agad ng mga opisyal ng mga sundalong Amerikano ang mga hakbang na gagawin ng mga gerilyang Pilipino. Subalit pinatunayan ni David Fagan na totoo ang hangarin niya. Tumulong nga siya sa pamamagitan ng pagsama sa pakikidigma sa dating mga sundalong kasama niya. Kung dati ay tumutulong si Fagan sa mga Amerikano sa pagsakop sa mga Pilipino, noong mga araw na yon ay sumumpa siya sa kanyang sarili at sa harap ng maraming gerilya na tutulong na lamang siya na makamit ang kalayaang matagal lang ninanais ng mga Pilipino. At dahil alam ng ating bida ang mga pasikot-sikot sa mga kuto ng mga sundalong Amerikano, isang araw ay pinagplanuhan niya na pamunuan ng maraming gerilyang Pilipino sa pagsalakay sa isa sa mga maliit na barko ng Amerika na nakadaong malapit sa ilog ng Pampanga na naglalaman ng maraming malalakas na armas at bala ng baril na gagamitin sana ng mga sundalong Amerikano para palakasin ang puwersa nila. At hindi nga sila nabigo at nagawa nila ng maayos at nagtagumpay sa naging misyon nilang iyon. Dahil sa ginawang iyon ni David Fagan ay naging isa siya sa mga malaking hadlang sa mga dayuhan. Hindi nila inaasahan na ang kanilang dating sundalo ay tataliwas at kakampi sa mga Pilipino. Sa matagal na pakikisama ni Fagan sa mga gerilyang Pilipino at dahil na din may kaalaman siya sa paghawak ng baril, ay dito tinuturuan niya ang mga ito ng iba't ibang mga taktika sa paghawak ng malalakas na armas at sinasanay din niya ang mga ito sa iba't ibang aspeto ng pakikipaglaban. Kaya dahil sa maraming naitulong ni Fagan sa mga gerilya, ay napagpasyahan ng mga ito na iluklok siya bilang isang kapitan. Sa kabilang banda naman, dahil sa napakalaking perwisyo na ang naidulot ni David Fagan dahil sa mga sunod-sunod nitong pag-atake kasama na ang mga gerilya, ay dito nagbaba ng $600 reward ang Amerika para sa ulo ni Fagan, buhay man o patay. Noong kumalat ang mga balitang ito sa buong Central Luzon, ay mayroong iilan ang nagka-interes dito pero walang sino man ang nagtangka. Pero makalipas lang ang ilang araw, December 5, 1901, ay mayroong isang Pilipino hunter na may pangalang Anastasio Bartolome ang nagdala ng isang sako na may lamang ulo sa kuta ng mga Amerikano sa Bungabong Nueva Ecija. At ito ay sinasabi niyang ulo mismo ito na David Fagan. Noong araw ding iyon ay wala nang naging balita pa sa ating bida. Pero hindi naman nakumpirma na ulo nga ito ni Fagan dahil ito ay naagnas na. Subalit matapos maibigay ni Anastasio ang sinasabi niyang ulo ni Fagan sa mga Amerikano, ay sa mga sumunod na pag-atake ng mga gerilya ay may mga nagsasabi na nakita naman daw umano siya at patuloy pa rin niyang pinamumunuan ang mga gerilya. Ayon sa maraming historiador ay sinasabi na peke ang mga ito at inalalamang umano ni Anastasio ang naagnas na ulo na iyon para palabasin lamang na patay na nga si Fagan. Pero matapos ang ilang mga buwan ay wala na talagang naging balita sa kanya. Mayroon namang mga nagsasabi na nag-asawa na daw siya at nagkaroon ng maayos na pamilya at simula noon ay wala nang David Fagan pa ang naibalita o sadya sigurong ibinaon na lamang sa limot ang mga sumunod na kabanata ng kanyang istorya para makapamuhay ng maayos. Alam niyo, nakakamangha talaga ang naging kwento ng buhay niya. Akalain mo ba namang magagawa niyang talikuran ng sarili niyang bansa para lamang tulungang palayain ang ating bansa? O sadya nga sigurong nakatadhana na sa kanya
ang maging isang bayani balang araw at dito ngayon natupad sa bansang Pilipinas. Ako po si Master Jay at siguro ay dito na magtatapos ang video natin ngayong araw. Kung nagustuhan nyo po ang ating kwento, ay muli ko po kayong inaanyayahan na mag-subscribe na. I-hit nyo din po yung bell icon at siguraduhin yung naka-all notification kayo para sure na ma-update kayo sa mga susunod pang video na aking i-upload. At ayun na nga, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Agbyag.